Malungkot ako dahil hindi ako makapag-preach sa Ilocano. 17 years po ako sa Baguio. Ay hindi po ako natutong mag-preach sa Ilocano. Pero saan na nga mailako? Masaya po, masayang kasama ang mga Ilocano. Amen. Ako po ay isang confused Filipino. My father, he was from Cebu. And my mother, she was an Ilongga. At ang aking asawa ay Batanggenya. Ang aking mga anak ay Tagalog na British accent. Saan po pupunta? Pero masaya pong makasama mga Ilocano for 17 years. Nagpastor din po ako sa Baguio, International Praise Center. Nagsimula po ito sa Hayat, bumagsak ang Hayat. Hindi pa po ako pastor noon. And then lumipat sa Midtown Hotel. Bumagsak din yung Midtown Hotel. At doon ako pumasok sa IPC. At simula noon, hindi na bumagsak ang hotel na pinagdausan ng International Praise Center. Ngayon po, nandyan po kami sa Prime Hotel, Ijay Session Road. Pangato ka. No? Meron pong Jollibee. At sa second floor po, every Sunday at 10 a.m. ay iba na po ang pastor ngayon dahil ako po'y lumipat na sa Manila. At ang pastor po nila ngayon ay from New Zealand. Kaya iba naman po ang accent ng pastor doon. But I really cherish those years na nandun po ako sa Baguio, sa Baguio. Maraming carrots. Siyempre, Baguio beans. At yung dalawa ko pong anak ay ipinanganak sa SLU. Okay? At yung aking panganay ay sa Manila. Pero ako po'y nagpupuri sa Panginoon dahil saan man ako mapunta, kung ma-Ilocano man o Ilonggo, Abawgid man, kag mga Cebuano, and Kapampangan, konti, sambal, lalong wala. Pero dahil po sa aking experience, I am able to laugh with them and enjoy. Dahil nga po, wala naman po tayong choice na kung ano po ang ating gustong maging nationality. Na siguro kayo, kung binigyan kayo ng pagkakataon, baka gusto nyo maging taga-Hong Kong kayo, ano? Para citizen ka agad. Pero hindi ho natin pinili yon. And sometimes, ang ating pong hinagpis, malalim na Tagalog, natuto po akong talaga mag-preach ng Tagalog dahil po yung aking asawa ay talagang Tagalog. And I also pastored the church sa Pasig for many years. Kaya you really have to learn how to preach in Tagalog kahit na puntong Davao. No? Eh, sa Davao, mga Tagalog din po kami doon. Pero iba po ang Tagalog sa Davao, puntong Kibuloy. So, hindi pala, iba pala ang pangalan ni Pastor Abuloy. Okay. Ngayon pong umaga ay hindi ko po alam kung anong aking ibabahagi sa inyo dahil punong-puno po ng tuwa at galak ang aking puso dahil makita po natin ating mga kapwa mananampalatayang masaya, masigla, at malusog na katulad ninyo ay nagagalak na rin po kami. And gaya na binanggit po ni Pastor Guevara kanina, isa po sa aming talagang ginagawa ngayon sa Assemblies of God sa Philippines ay buuin itong mga Assemblies of God around the world ng mga Pilipino. Dahil kung saan-saan na po napupunta ang ating mga Assemblies of God. Tayo ang nag-disciple, tayo po ang naghirap, pero pagdating sa abroad, sa ibang fellowship, sumasama. Ay, hindi po masama yon dahil po ligtas naman po sila. Amen. Pero mas maganda po yata na tayo pong pamilya ng Assemblies of God ay sama-sama po. Amen. Ay, papalitan natin. Okay. Na-upgrade ako. Praise the Lord. Kasi po ako pag nag-aeroplano, I travel around the world. Alam niyo po ba yon? Mukhang hindi eh.
Pero hindi po lahat ng bansa, napakadami po ng bansa, but the Lord has also given me opportunities to travel around the world. At siguro wala pa sa kalahati, nasa dami po ng bansa sa buong sanlibutan. At palagi pong economy ang aking class. At minsan lang po sa buhay ko na nagkaroon ako ng business class na eroplano, yun ay napakalapit, isang oras lang ang biyahe. So, ngayon po ay meron na po tayong Assembly of God, Filipino Assembly of God sa Italy, Pastor Milan, na nagpapastor po sa Urlap, Italy. Meron po tayong pastor sa Bologna. Siya po ay, I think, from Pangasinan. Okay? So, halos po yata karamihan ng Pilipino sa Italy ay mga Ilocano. Maging ang Santo Papa ay may Ilocano blood din. Sa Greece ay meron po tayong talo ng mga fellowship. Dua, ijay Athens. In fact, sa Athens po, merong isang kalye. Yun ay Ilocano Street. Sapagkat halos lahat ng dumadaan doon at mga nakatira ay mga Ilocano. Ijay Thessaloniki. Remember the Thessalonians? If you travel by train from Athens to Thessaloniki, it will take you 5 hours. Nagbiyahe po kami ni Pastor Ulap. At alam, iba pong train sleeping, yung matutulog ka, may higaan. Akala ko double deck lang. Triple deck. At ako po ay nasa dulong-dulo. Kaya pag ikaw ay mag-CR, dalawang baitang ang iyong bababaan. Pero alas 5 ng madaling araw, nakarating kami ijay Thessaloniki. And it was really great to be in that blessed land. Apostol Pablo lumakad doon. Pero ang unang sumalubong sa amin, hallelujah, mga Pilipino na handang maglingkod, mga Ilocano din. Amen. Kaya gawin ng republika ang Ilocos. Hindi na sila Pilipino. At nandun, hindi po ba masarap tulog sa amin? Nagpapakain, hallelujah. Pumapalakpak kahit hindi nakakatawa, hallelujah. Doon po sa Thessaloniki, ganun din po sila. Pinasyal kami sa Pilipay, sa Berea. Ha? All expense paid. Pag nagbayad ka ng kakain, ay, pusto, ako na bahala. Ganun po ang blessing ng Panginoon. So, hopefully, yung pong kayo pag-aan. So, ngayon po, nagsisimula po sa Korea, Seoul, Korea. Meron na po tayo sa Japan. Hindi po sa Fukushima. Doon po sa, malapit sa Fukushima, pero hindi po delikado. Meron na po tayo sa, magsisimula po sa Canada. Right? Meron po tayo sa, of course, Italy, Greece, sa United Arab Emirates. Filipino AG, hindi nag-uusap-usap. Pero mga AG pala sila, tinipon po natin sila at nagkaroon na po tayo ng isang section doon. Kanya-kanya pa rin silang gawain kada linggo kasi yung mga Highlanders, mga taga-Cordillera, meron silang sarili. Yung pong mga Kapampangan, meron silang sarili. Tapos ang mga Tagalog, meron din po. Pero once a year, meron silang anniversary ng pagkakaisa ng mga mananampalataya roon. Bakit ba tayo maghihiwalay? Maliliit lang naman ang ating congregation. So there's 5 now in Dubai. I think there's 2 in Abu Dhabi. Tapos sa Saudi, marami. Kaya lang dahil po sa situation. O, maraming gustong mag-join sa Qatar and then sa Kuwait. Praise the Lord. And then eventually, dadami na po yung ating mga chapters. And then pwede na kayong pumunta ron at pumasyal. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! So marami pa po akong kwento, Pastor Ulap. Kaya
Mamayang hapon, maganda rin po yung concert natin. Lahat po ng ito ay bigay sa atin ng Panginoon para lumakas po ang ating mga pananampalataya. Amen. So, ito pong Sunday na ito ay we call this Easter Sunday. Doon po sa ibang lugar sa Pilipinas, Esther Sunday. Okay? Kaya mapalad po yung mga pangalan ay Esther. Kaya ako ng isa. Ako po ay April Boy. Kaya ang mga nag-birthday ng April, talagang blessed ng Lord. Amen. Pero next month, hindi na po. Yung taga-May naman ang mabibless. So, let's... alam ko, masaya eh, no? Pero alam ko merong nakalaan na mensahe ang Panginoon sa atin. Amen? So, why don't we bow down our heads, manalangin din. Dalangin namin na ang salita mo na ibabahagi na yung lingkod ay iyong gamitin upang ang sinuman sa amin sa umagang ito, Panginoon, ay may mabigat na suliranin, may mga challenges sa buhay nila. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na ito pong salita mo ay magdulot ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, maging sa bansang ito ng China, ng aming mga pastor, Pastor Oral Guevara, Pastor Alfred, Pastor Irene, ang iba pang staff, Panginoon, mga leaders ng aming mga iba't ibang ministries. Thank you, Lord, for the gifts you have given to the church upang maging malakas at matatag kami habang inaantay namin ang iyong muling pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. Dalawang bagay po ang alalahanin sa umagang ito at huwag natin kalimutan ito. Una po, ito pong muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay talagang grounded ito, may kinalaman ito sa ating Panginoong Hesus. Amen. So huwag po nating iwaglit sa ating mga isipan. Kapag ka sinasabing resurrection, the resurrection of the Lord Jesus Christ, ang muling pagkabuhay ng po sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya hindi po pwedeng tayo ay magdiwang ng muling pagkabuhay kung wala ang Panginoon. Amen. So, yan po ang una. Ang pangalawa po ay meron po itong kinalaman sa ating pong kaligtasan. Amen. Malinaw po ba? Ang una po ay dapat ito'y nakaugat sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung titingnan po natin, una, the resurrection event is grounded in Christ. Sabihin nga po natin, grounded in Christ. Amen. Tingnan po natin ating mga katabi kung sa tingin nyo ay grounded in Christ yan. Amen. Okay? Mukhang hindi. Mukhang hindi po. Mukhang hindi dahil hindi naman kayo resurrection eh. Si Kristo lang o yung kanyang muling pagkabuhay. Our Lord and personal Savior. Yan po ang malaking pagkakaiba nang tayo po ay sumama lamang sa isang relihiyon o sa isang iglesia. At hindi po tayo nagkaroon ng talagang malalim na pagkakilala sa Panginoon. I think we celebrate that every Sunday. So, ito pong katuruang ito, sabi po ng Apostol Pablo, and I think we can see that na the next slide. Paul clearly regards, ibig sabihin po niyan, napakahalaga po na katuruan nito o katotohanan na ang muling pagkabuhay ay talagang nakaugat ito, nakaground ito sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, in 1 Corinthians chapter 15, verses 14 and 17, sabi nga po rito, if Christ has not been raised, he says, then our preaching is in vain. Your faith is futile or futile and you are still in your sins. Maliwanag po ba yun? Kung hindi po nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus, wala pong kabuluhan ang ating pangangaral. Wala rin pong kabuluhan ang ating pananampalataya. Alam po ba ninyo na maraming pananampalataya sa ating panahon ngayon? Na tila bagay walang kabuluhan. Kaya sila, maaring malaki ang kanilang church building, malaki ang kanilang membership, gwapo ang kanilang pastor katulad ng ICA. At ng kanyang kaibigan din. Amen. Mga kaibigan, kasama si Pastor Ulap dyan. Maaring ang kanilang worship experience ay talagang worship pa lang, maiiyak ka na. Tapos na kaagad eh. Canceled na ang sermon. Na mga igsuon o mga utod nakin. Karay ayata yun eh.
posibly pala mga kapatid, na we can be engaged, we can be involved in a sort of a religious experience, but not grounded in Jesus Christ. And when we say we are grounded in Jesus Christ, sapagkat kung hindi siya nabuhay na maguli, napakadaming mga bagay-bagay na atin pong ipinangangaral at pinaniniwalaan na magiging walang kabuluhan kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga nitong pong resurrection na ito. Amen. So, sinasabi rin po rito, if Christ has not been raised, your faith, walang kabuluhan ng ating pananampalataya kahit na tayo ay nag-religion. You only have a church membership. Sabi nga po ng criticism ng mga hindi Pentecostal o mga charismatic na tayo daw po ay lalo na itong mga churches na sa ibang bansa na kami daw pong mga pastor ay inaaliw lang namin kayo. Pinasisigaw lang namin kayo. Madali namang gawin yan eh kung meron tayong magaling na artista. Alam niyo ba ang mga politicians magaling na artista? Baka magalit sa akin yung mga followers. Ang galing magtalumpati. Pwede tayong mag-create ng napakagandang programa, entertainment every Sunday. And you will be entertained. Dahil ang mga Pilipino, madaling aliwin. Kahit hindi na nga nakakatawa, tumatawa. Kahit hindi nakakaiyak, umiiyak. Kahit hindi dapat magbigay, nagbibigay. Dahil ganun ang mga Pilipino. Posible po yun. Amen. Posible. Kung wala po si Kristo sa ating kalagitnaan. At higit sa lahat, yung pong muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, sapagkat aabutin po tayo na talagang napakatagal na panahon para maunawaan kung ano pong ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. In fact, ito nga po ang hamon sa atin ngayong umaga, na ito pong resurrection. Medyo extension kayo, medyo ignorante ako dyan. Pero ang lahat ng pag-aaral ho natin, ang lahat po ng ating pagsasanay, kahit po ang dami mo nang alam sa Biblia, kung hindi mo lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, you only have a knowledge of Jesus Christ. Maaring miyembro ka lang ng isang samahan. Alam po natin, ito pong resurrection na sinasabi, you know, the point is that, babasahin ko na lang, the point is that Christianity is a gospel. It is a good news about how God sent His Son to be our Savior. Amen. Pero ito pong pangalawang punto, sapagkat galing po doon sa pagkaunawa natin na si Kristo ay nasa kalagitnaan ng lahat na ito, ito din po ay may kinalaman. Wala rin pong silbi ang ating pananampalataya na siyang ating pinangahawakan at sinasabi nating, balang araw, sasama din ako sa Panginoon. Balang araw, mawawala ang lahat ng mga pasakit na ito, mga pasaway, mga problema, ito mga trabaho na ito, napapagod na ako. Someday, yan ang tinatawag na blessed hope. So, ang resurrection po, yung pong kaligtasan natin, mga kapatid, ay maapektuhan. In fact, may mga taong nagdududa eh. Sabi nila, ligtas nga ba talaga ako? Diba? At normal ho yan, hindi po ba? Meron tayong mga ganong pag-aalinlangan kung minsan. Lalo na't dumadami ang ating problema. Sabi nga nung isang kapatid, bakit pastor, nasa habang matagal na akong naglilingkod sa Panginoon, nag-involve na ako sa ministry, sa church, lalong dumadami ang problema ko. Bakit kaya? Itanong natin kay Pastor yan, Gibara. Kasi aalis na ako bukas eh. Sabi po ng Apostol Pablo, punta tayo sa Roma 4, versikulo 25. And then, in another instance, chapter 8, verse 33. Jesus, our Lord, was put to death for our trespasses and raised for our justification. At sinelebrate natin noong Friday, Good Friday, naabutan ko po yung service dito. At napakahalaga ho
na yung pong gunitain natin ang pagkapako niya sa krus. Sapagkat kung hindi po siya napako sa krus, hallelujah, hindi po tayo mapapawalang sala. The same, yung burden ng kasalanan. Hindi po ba't masaya tayo kada linggo? Amen. I am now free in Jesus Christ. Dati-rate ang kasalanan, meron pong kapangyarihan sa atin. Alam po natin yan. Kapag tayo inuutusan ng kasalanan na gumawa pa ng maraming kasalanan, wala tayong dalawang isip. Pag sinasabi ng kasalanan, magsinungaling ka, yes! Yes! I will do that. Walang dalawang isip. Napaka-natural nating magsinungaling, hindi po ba? Nandito po ba ang tatay mo? Pero nung tayo ay nakakilala na sa Panginoon, binago ng Panginoon ang ating buhay. Amen. At patuloy na binabago. Yan po ang katotohanan dahil ang Panginoong Hesus ay, sabi nga po sa isang hindi Tagalog, dahil sa mga hindi po Tagalog, iba po yung ibang kahulugan, nang si Hesus ay nagpakamatay sa krus. Brad, namatay sa krus dahil pag nagpakamatay, ilang beses ako nirebuke ng aking misis at natuto po ako. Amen. So, yung pong crucifixion ay napakahalaga, hindi po ba? Pero hindi po nagtapos sa krus. Hallelujah. Ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli. And that does not only speak of the power of God dun po sa event na yon, sa pangyayaring yon. But dito po ang sinasabi, experience it. Yun po ang talagang excited ng Apostol Pablo. Kaya po sa kanyang pagsusulat, tinuruan niya ang mga mananampalataya. Karamihan po kasi ng sulat sa New Testament, ang may akda ay ang ating Apostol Pablo. Kaya maamoy ho natin, mapapansin ho natin na yung pong ang ebanghelyo na ating pinangaral, ang ebanghelyo na, alam niyo may mga ebanghelyo na hindi naman nababago yung tumatanggap. Pero yung ebanghelyo po na tinanggap natin, it changes us. It transforms us. Amen. Hindi yung dating sinungaling ngayon, naging Kristiyano na, Christian lies. Before non-Christian lies. Ngayon, ginawa lang, pinalitan lang. Sister, hindi kita nakita, sister, ha? Tanungin mo si ganito. Ang dami ninyo, paano ba matatandaan? But you know, this gospel is not a gospel na para bang binigay lang sa'yo na tinanggap mo at walang nangyari sa'yo. This gospel is not meant to be kept. This gospel changes us. Amen? Sapagkat kung ating Panginoong Hesus is actually the same power that we experience today. We realize that, I sometimes forget, na hindi pala basta-basta ang kapangyarihan ito. And I think, ang may mga kasalanan, mga kapatid, ay tayo ring mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat, we have minimized, sabi nga po sa English, we have trivialized the power of God. Ginawa nating pang-aliw lang ang domesticated the power of God. Kapag ka dinomesticate ho natin, doon ka lang sa bahay. But when you free that person or that thing, nagiging international. Hallelujah. Amen? Nung araw, kapag tayo pumunta sa airport, puro tayo domestic. Diba? Saan ang punta mo, Brad? Airport. Hila-hila. Pero ngayon, ha? Pacific, talagang ano. Saan ba ang lakad mo ngayon? Hong Kong. Pero nung araw, pag tinatanong ka, saan ba ang ano mo, lakad mo? So, Jai Isabela? Jai Tabok? Napunta po ako ng Tabok, kumain kami ng bayawak. Ang sarap! Ang sarap! Naimas? Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, huwag nating isipin mga kakabsat na ang plano ng Diyos sa atin ay isa lang. You believe that? I'm sorry, baka hindi na ako maimbitahan ni Pastor Oral. Personal ko ito. Hindi po ako naniniwala na from day 1 to day 100 kung kailan kayo kukunin ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Amen? Kasi ganun, nung una ganun din ang isip ko. Akala ko,
Pastor, ako ng maliit na church, doon lang ako. Ang aking vision, nandun lang. Sa aking, ang aking membro noon, 60. Just imagine, 60 members. Ang mga kaibigan ko, libo. Kaya pag nagkita-kita kami, eh ano mo kami mga pastor, pag nag-uusap-usap, o ilan ang membro mo? Ha? Ganun yun eh. Ilan ang umaaten? Eh ako naman eh, nainis na rin ako dahil yun lang yung membro ko, 60 lang. Ah, Brad, ano na kami? 2,000. Oh, grabe. Kayo, Joseph, ilan ang ano nyo? Alam mo naman, 60 ka. 60 pala. Last time, 66. Pero alam nyo, mga kabsat, yung 60 na miyembro mo, 60 na problema yun. 2,000 na miyembro mo, 2,000 na problema yun. Kaya ngayon, yung kaibigan kong pastor na 2,000, nako, mas matanda pa sa akin kung tingnan mo. Kala mo, dalawang beses na nagsinyo. Pastor, kayo, hindi lang problema mo, iniisip mo, problema ng ibang tao. May mga miyembro pa naman tayong napaka-defendant. Very defendant. Ako nung nagpastor ako noon, ganun pala pag ang pastor nakatira sa church, ang hirap, mabuti na lang si pastor, eh, hindi sa church nakatira. Pastor, pag primusukot, pastor. Kung ibang klase itong mga members natin, spoiled. Pumunta kayo sa Cosbibi. Very spoiled. Tatawag pa sa kayo, pastor, ah, bakit kapsat, maapay? Hindi ako matulog. Sobra naman to. Meron bang ganun? Pastor, masakit lahat na. Ayan. Tapos, kakatok pa sa church. Yung pagkain namin sa church, kakainin. Iba ho sa Hong Kong. Kayong nagbibigay sa pastor. Amen? Sa Pilipinas, ang pastor nagbibigay. Pati pagkain, kinakain ng pastor. Kumakatok pa, pastor, pahiram ng martilyo. Bumili naman kayo ng martilyo ninyo. Kasi pag si pastor, hiniraman mo, kahit hindi mo bayaran, okay na. Kasi pastor. Amen. Mukhang merong resurrection power dito sa church. Amen. Kaya, dalawang lessons ang aking ibibigay sa inyo. Dalawang points, dalawang lesson based on those two points. Una-una po, our reflection of the resurrection of Christ should not just be done on Easter Sundays. Hindi po tayo mag-aantay ng once a year lang. Strengthened by the power of His resurrection. Kasi kung wala po itong muling pagkabuhay, itong resurrection na ito, walang power yung iyong Christian life. Sino pong may gustong Christian life na walang power? Ha? Yung iba naman, kahit walang power, sa mukha pa lang, power na eh. Ibang, Pastor, kumusta? Kumusta, Pastor? Ha? Praise the Lord, Mesa. Ay, Pastor, pala yun. Relax lang, sister. Relax ka lang. Gusto ba natin ng walang power, yung ating faith? Ayaw natin, pero we accept it. Bakit? Ang dami nating problema. Amen? Ang dami nating problema. Hindi ako mapag-church ngayon kasi sobrang bigat ng burden ko. Tapos kada linggo, ganun na lang. Di ba? May mga ganung mentality. Palagi silang, simula nung nakilala mo siya, ganun na. Ay, kumusta kasi? Rigative yung. Oh, rigat. Tapos, mag-pray tayo na magkaroon ako ng magandang trabaho. Okay, nag-pray naman. No? Kararag sila, pray. Nung nagkaroon ng trabaho, oh, kumusta na sister? Bulang pa eh. Kulang pa eh. Ala, nung una, ganun pa siya. Nung katagalan, gumano na. Ano mo, sister? Parin mo ako. Walang power yan! Gusto ba niyang ganun? Alam nyo, sabi nga sa Bible eh, kapag kayo nagpa-fasting, nagpa-fasting pa ba kayo? Kapag kayo nagpa-fasting, huwag kayong magmukhang kawawa. No? Ang marami sa atin, pag nag-fasting, talagang, posting ako ngayon. Sabi sa Bible, maligo ka. Right? Totoo? Kayo din? Oh, suot na. Ako, nahihirapan pa na ako magsuot ng bagong sapatos na hindi pa bayad. Kasi pag na-slide ka o na-disgrasya ka,
Inisira na yung sapatos mo, hindi pa bayad. Pero pag nag-fasting ka, sabi sa Bible, ganun din po ang may power ng Panginoon. Kahit nasa gitna tayo ng kahirapan, problema, iba yung may power ng Panginoong Diyos. Kasi yung matatag eh, natiwa. Alam niyo, pagka yung taong nagpapanggap lang, mabibisto mo yan eh. Ibang, hindi ako natatakot, hindi. Haan? Pag sinabi nating, kahit mawalan ako ng pera, my God is able to kahit na, yung tinatago kong $1,000 na ibigay ko sa missions, apay. Pero mamaya may magbibigay sa iyo. Amen. Nakita mo, 500? Lord, kulang 5? Magbigay ko ng 1,500 lang? Ah, hindi ganun ang Panginoon. Pag binigay natin yan, papalit. Hey, hallelujah! Akala natin yung kaligtasan natin, oh, okay, pupunta tayo sa Panginoon. Hindi lang ganun eh. Even today, we will experience the transforming power of God. He is able to heal relationships. Amen. Parang imposible nang mapatawad ko itong kapatid na ito eh. Sa mukha pa lang, wala na eh. Pero, ang pag-ibig ng Diyos, that transforming power. Pera, hindi sinasabi ng Biblia, yayaman tayo. In fact, yan ang ambition. Neglected me through the years. Pinoprovide niya from time to time. Amen? Ano pa kayo mga kahirapan natin? Yung mga boss natin na medyo mahirap, i-review kayo ninyo in secret. Jesus name. Jesus name. Nakikita nyo ang pagbabago ng Panginoon sa kanilang buhay. Bakit? God is more powerful than them. Amen. Medyo mag-ingat lang kayo sa pag natutulog, naglinis kayo, tapos natutulog. Jesus. Ay, wag niyong gagawin. Pag-pray ninyo. Amen. And then expect something. Ang problema ho kasi natin, nagpe-pray tayo, wala tayo. Doon sa prayer natin, hindi rin tayo naniniwala. Have you seen people like that? That even their own prayers, they don't believe. Lord, pray namin, Lord. Sana, Lord. Sana. Ay, hindi naniniwala. Ibig sabihin, pag ang prayer of the righteous, hindi ko nadadaan sa sigaw yan eh. Amen? Akala nung iba kasi, pag sumigaw ka, mas malakas. Hindi. Wala sa sigaw yan. Jesus name. Yan ang mga may authority. Hindi lang sa lakas. Because, you know, that power is not something that is coming from somewhere else or pag nandyan si pastor. Nandito na sa atin yan eh. Malinaw sa Biblia, hindi po ba? Kung ano yung power na nabihigit doon, na-overcome tayo ng problema natin dahil we have not fully comprehended. And the Lord knows that. But by coming to church every Sunday, being involved, unti-unti nakikita natin, ang Diyos pala makapangyarihan. Sabi nga po sa Tagalog, ang aking Diyos ay makapangyarihan. Pero ang tanong, siya ba'y nakapangyayari sa'yo? Amen? Makapangyarihan siya, no problem. But is na siya ay makapangyayari sa atin? We only adore God who is powerful from afar. God is good. Amen. He's powerful. Amen. Pero, kumusta sa buhay mo, kapatid? Iba yung pinadadaan mo ang Panginoon. When you pray for healing, hindi kinakailangan pastor ang magpipray for healing eh. Amen. Kung kayo, when you have faith, may gifts of the Spirit, matatakot sa atin ang Diablo. Because at the sound of that name, di ba? Demons will flee. Naglalagyan yan. Sapagkat yan po ang experience na naranasan natin sa Panginoon. And then I will close. The present may be bleak for some of us. Yung pong ating kasalukuyan ay maaring madilim, maaring parang walang pag-asa. But the promise of the future is certain. Tiyak ang ating kinabukasan. Sabi po rito, it's because the same power that brought Christ back from the dead as operative means nag-o-operate. Parang meron tayong mga lumang appliance. Sino po ba may mga lumang appliances sa bahay na kinikip nyo pa rin, hindi ginagamit, at hindi rin gumagana. Ang lalaking mga refrigerator, gano'ng kalaki, yung mga ilang cubic feet. Ang lalaking TV. Pero, hindi naman umaandar. At hindi gumagana, at hindi nyo rin ginagamit. Not experience the real power of God. Gusto nyo bang magpatuloy pa rin dito? And I'm sure, dito po sa ICA ay nararanasan nyo yan. Ibahagi natin yan sa iba. Amen. It's beyond religion. It's beyond names. It's beyond church. It's the resurrection power of the Lord Jesus Christ.
kahit hindi pa sila makarating dito sa church, kahit doon ma-meet nyo somewhere, iba po kapag ka pinagagana natin at pinangyayari natin to depend on our own. At yan ang maganda. At hindi ka rin pwedeng magyabang dahil hindi ikaw ang Panginoon ang kumikilos sa atin. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, manalangin po tayo.